anyone po, what have you learned last time? If you can recall. Ano po? Sige po, taas ang kamay. Huwag pong mahiya. Proper posture, proper breathing. Ayan. So, proper posture, proper breathing. Yung posture, ano po? Ano po masasabi niyo sa posture? Yung natutunan niyo po last time. Sige po, gusto ko lang pong malaman kung naaalala niyo pa po. Mag-high heels. Sige po, mag-high heels. Posture is one of the keys for good singing. Why po? Kasi, ma'am, nagre-reflect po yung attitude mo. Pag good yung posture mo, nakakanta ka ng mas maayos. Mm-hmm, tama naman. Yung posture, sabi niya, nire-reflect nito yung iyong iniisip, nire-reflect nito yung belief mo. Once na nakita mo na yung tao na nakatayo, di ba? Parang hindi pa siya nagsasalita. Magsasabi mo na, ay, okay ito. May dating to, no? May mga ganyan. So, what about the proper breathing? Ano pong masasabi niya sa proper breathing? Pag nag-breathe in ka, nag-expand yung diaphragm instead of the chest. Mm-hmm. Yes. So, pag nag-breathe in ka or nag-inhale ka o nagkumuha ka ng air, dapat lumaki ang ito, stomach area mo, ang ribcage mo hanggang likod po. Okay. Ano pong nagagawa nun sa pagkanta natin? Yes. Namamanage mo yung air. Hindi yung masyado kang airy kumanta. Mahangin masyado. So, hindi ka makaabot dun sa dulo ng phrase mo na dapat. Lalo na sa choir. Kanina, nagpa-practice kayo ng choir. I-apply nyo po yung proper breathing. Kasi mas maganda na, halimbawa, ano nga yung... All my life, you have been faithful. Yung iba, all my life, you have... humihinga na doon. So, pilitin nyo na huwag kang hihinga in between. So, all my life, you have been faithful. Tapos, saka ka huminga. Okay? Itama nyo, idisiplina nyo na hindi kayo hihinga kung saan-saan lang. Lalo na po pag singing group kayo. Dapat i-disiplina nyo po yun. Kasi mali po yung ganung practice at kakasanayan nyo yun at dadalhin nyo yun. Ngayon, kung may napansin po kayo na isa na gumagawa nun, i-correct nyo na po agad. Tapos pag-usapan nyo po kung saan kayo, saan ang breathing nyo na area. All my life you have been faithful. Hinga. All my life you have been so, so good. Then hinga na naman. With every breath that I am able, hinga, I will sing of the goodness of God. And yung huli po, actually yung song na yan mababa eh. So hindi nyo kailangan kumuha ng maraming hangin dyan. Kailangan small amount of air lang po sa kanta na to. Kasi mababa po yung song. Lalo na yung mga nag-aalto. Pero kanina pinakikinggan ko, hinahanapan ko ng tunog yung mga harmony nyo. Naririnig ko po eh. Naririnig ko kanina. So very good. Very good. Ayan na. Talaga naman. Actually, alam niyo na yun eh. Kailangan niyo lang talaga maging aware na saka yun nga, yung song na yun, choir kayo, dapat pare-pareho kayo kung saan kayo hihinga. Pare-pareho kayo ng breathing area or breathing marks. Okay? Tapos, i-apply niyo po yung natutunan niyo last week na breathing. Okay? Paghinga niyo po, lobo. All my life. Bago ka mag-all my life. Hindi yung dito ka lang hinga. Pag dito ka lang huminga, pag sa chest lang po, mababaw yon. Ang tawag dyan, chest breathing, yung ginagawa natin last time, diaphragmatic breathing. Sinasama natin yung diaphragm sa pag-breathe natin, no? Dito, pag dito ka huminga, sa dibdib, mababaw yon at meron na agad tension dito. Subukan nyo po. Huminga po kayo ng mababaw dito lang sa dibdib. Go. Oh, may nararamdaman po ba kayong tension na agad dito? Meron na po. Subukan nyo pong huminga dito. Ready, go. Meron pa kayong naramdaman tension? Wala. Kaya ang magaling na singer daw po, ang pakiramdam niya, wala siyang kaluluwa. Ano ba yun? Wala siyang lalamunan. Ba't kaluluwa yung nasabi ko? Ang magaling na singer daw po ay para siyang walang lalamunan. Okay? So, i-apply nyo po yan. Paghinga nyo na, meron na kaagad, parang humihigpit na agad yung
Dito nyo, yung neck area nyo, mali po yun. So, dapat po ang movement dito lang. Okay po? So, sige, nakatayo po kayo, pero I want you to sit at the edge of your chair. Ano nga po tayo? Apply natin yung breathing. So, kukuha kayo ng hangin. It's either sa ilong or sa mouth. Pagkuha nyo, ilobo nyo po agad ito and i-hold nyo po yung breath. Tapos magbilang po kayo ng mabilis. So, paghingan ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung saan po abutin kayo. Sige po. Ready? Go. Bilang po kayo. Sige po. Open your mouth po. Kasi pag kumakanta kayo, nakabukas yung bibig nyo. Hindi naman po kayo kumakanta. Hindi mo kayo nagahaming. Nakabukas naman po yung bibig. Di po ba? So this time, magbilang po kayo. Ready? Ang tawag po dito, inhalation count. So, pag inhale mo, ilolobo mo to and then magbilang ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sige po ha. Apply natin. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Kung kaya nyo pa po, tuloy lang po. Yan. At may nakita ako. Pagka hindi na kaya, biglang nag-collapse na. So, bawal po yun. Kung wala na pong air, wala pong movement dito. Dito lang po lahat ang movement. Okay po? One more time. So, pag wala na pong air, wala akong makikita magbabagsak ng shoulder. Okay, ready? One more time. Ready? Sit up straight. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay? So yung iba kaya pa mag-extend. Yan. So, pag nasusustain nyo pa po yan, ibig sabihin mahaba, kaya nyo siyang i-control yung air, mamanage yung air hanggang sa dulo. Okay po? Okay. So, any question po, meron akong video dito, hindi ko ito napakita sa inyo last time. Ipakita ko po. So, ito po yung ating diaphragm, ano? Yan po yung pinkish. That's the diaphragm, the muscle that we use. That separates the abdominal cavity from the chest cavity. It gains its shape from its attachments and from the organs that surround it, especially the heart, lungs, and liver. The diaphragm attaches at the costals along the lower ribcage, high in the front of the sternum, and deeply in the back along the spine. Hanggang likod po yan, dapat. Also attaches to itself. So pag nag-inhale kayo, bumababa siya. Bumababa yung diaphragm. Pero lumalaki yung ating ribcage, yung ating stomach area. This is the proper breathing. The expansion of the ribs comes from the resistance of the internal organs to downward movement. So yung lungs natin at yung ribcage ay nag-expand. Yan, hanggang likod po yan, dapat nararamdaman niyo po yan hanggang likod. Motion never reaches that low in the body. As seen from below, we get a sense of the full range of motion of the diaphragm as it would glide over the aorta, the vena cava, the esophagus, and the internal organs. For more information, visit www.3dyoga.com. Sino dito po yung nag-hiccups? Hiccups? Ano po ang Tagalog? Sino? Sino? Minsan-minsan po. Opo, dito po galing yon sa diaphragm. Kaya malalim pong ano yun. Pinagagaling ngayon ating hiccups. Okay, ito naman po, yung ating vocal cords. Ayan. Ipuhin nyo nga po yung vocal box nyo dyan. Ayan po. Ayan. Pag meron kayo na hipo na parang lump or nakabukol, ayan po yung ating voice. Voice packs. Ito po ha. Ever wondered what vocal cords look like? Ayun po. Sinisili po ng camera. Okay, and then here's another video, medyo ew. yan po ang ating diaphragm, I mean ang ating vocal cords. Now give me a singing. At a low pitch and then sing up. Mm-hmm.
pagbababa lang, pagka humihinga pa lang tayo, nagva-vibrate na siya. Ang vocal cords po ay parang ano siya, thin tissues po siya at very elastic, parang rubber band na stretch talaga. Pag nag-hit po tayo ng mga high notes, nai-stretch siya. Pag naman mababang nota lang, maliit lang siya. So grabe, pag inisip mo, Lord, ang galing mo. Kasi, paanong naisip ng Diyos tong muscle na to, no? Na ginagamit natin sa pagkanta natin. Kasi alam niya, pupurihin natin siya eh. Kaya binigyan niya tayo ng ganitong klaseng muscle. So, ito pong vocal cords, malalaman niyo pong healthy pagka po nagko-close siya properly. At malalaman niyo naman na hindi siya healthy pag may mga nodules siya, syempre dito. Tapos, yung kahit isara mo, wala kang ginagawa, may butas sa gitna. So, actually, ako po, magpapaganito po ako, dapat po April eh. Matapos na, hindi ko po maasikaso. Kasi nga po, because of my hoarseness, so medyo matagal-tagal na po itong hoarseness kung nararanasan. Kasi nga po, nag-teach ako, puro salita, puro ano, so napagod. Pero ganyan po yan. Ang tawag po dyan, laryngoscopy. Si, papasukan ka ng maliit na camera para mag-check, makita kung anong itsura ng vocal cords nyo. Gusto nyo magpatingin po kayo sa EENT para malaman nyo kung healthy po ang inyong vocal cords. Ever wondered what vocal cords look like? Natakot lang tayo yung baby dun. Okay. The vocal cords are inside your larynx. Ito nga po yun, yung larynx, yung nahihipo nyo dyan. You can feel the larynx if you touch the front of your neck with your hands. The larynx act as protection for the vocal cords. It's like a box that holds the cords within it. That's why some people refer to it as the voice box. Yeah, may maririnig po kayo mga ganyang term. Voice box, larynx, no? Vocal cords are like mini rubber bands because they stretch when you speak or sing. Male has bigger sized vocal cords than female. So sa amin, maliit lang compare sa mga boys. Okay po? So hindi tayo pare-pareho ng sizes. Ang galing ni Lord. Siguro kasi, yung mga lalaki, medyo rounder and darker and lower ang kanilang voice, kaya malaki. Kasi sa instrument, ganun din po eh. The smaller the instrument, the higher the pitch. So, ano ba, violin, higher ang pitch siya. Pero pag naging viola na yan, naging cello, naging double bass, pababa ng pababa ang sound yan. So, siguro kaya binigyan ng Lord ng malaking, mas malaking vocal cord sa mga lalaki. Kasi nga naman, the nature of their voices is mababa at malaki. Tapos tayo ng mga babae, ang titinis, ang tataas, no? Kasi smaller yung ating vocal cords. So stretches, vocal warm-up exercises, ayan. Bakit po kailangan i-stretch? Mag-stretching muna tayo. Si Pacquiao nga, hindi yan basta-basta nagbo-boxing eh. Kailangan mag-ano muna siya, warm-up, tatakbo muna yan, magja-jogging, exercise, etc. May kilala ba kayong mga athletes na basta na lang sasabak? Ang mga singers, ganun din eh. Kasi physical lang singing eh. Right? Physical. So, pag tayo kumanta agad at hindi tayo nag-stretching, nako, lagot ang mga muscles. Very damaging po yun. Very dangerous. Kaya kailangan po nating mag-stretching. And then after stretching, saka pa lang po tayo mag-vocal warm-up exercises. So, lagpasan ko na po yan. Okay, so let's begin with our big muscles. Yung chest nyo po, gusto ko po tumayo kayo. So, gawin nyo po yung ganito. Lace your fingers sa likod po. Ganyan po. Tapos, yung shoulder blades nyo po, papunta sa likod. And then, stretch nyo po. Pag inhale ninyo, slowly exhale while pressing your elbows behind you as far as you can, squeezing your shoulder blades together, stretch out your chest. Ang i-stretch po natin yung chest natin. Chest po. Sige pa, everybody. Gawin po natin to. Hold for 16 seconds. Ready? Go. Inhale. Hold nyo po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and then exhale, slowly, relax. Okay, one more time. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And then relax. Okay? So, i-stretch po natin ang ating chest dito. And then, next stretch po tayo. Tilt your head to the left. Nasa may left ka ito, nandito. So, hawakan niyo po yung kamay niyo, gito. And then, i-feel niyo po na nagsistretch yung inyong neck area dito. So, count po tayo, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Other way. 1, 2, 3, feel the stretching here. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Siguro po, neck roll tayo. Mas maganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Other way. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Hat. Yan. So, sarap po, no? Na-stretch natin yung ating muscles. Then, hip. Hip stretch. Ayan. Sa chair niyo po, sige po, can I ask everybody to sit down? Sit on the edge of a chair. Place your left ankle across your right knee. So, ganito po siya. Patong niyo po dito. Patong niyo po. And then, stretch. Push niyo po yung knee niyo. So, ang stretching po natin dyan ay hips, ha? So, stretch po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Other way. Ready? Go. I-feel nyo po yung mga stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, sarap. Okay, and then, lower back stretch. Ayan. Can I ask everybody to stand up? O, sige po, tayo po tayo ng tuwid. Tapos, hahanap po sana kayo ng masasandalan. Pero kung kaya nyo naman po na ganito, i-hold nyo po yung inyong... Ito po, ididikit nyo po yung thigh ninyo sa tiyan. So, hold nyo po siya. Ang ini-stretch po natin dito, lower back natin. Okay? Kung may makikita po kayong masasandalan against your back, pwede rin po. Okay, ready? Pero kung kaya nyo po magbalanse, hindi yata. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Other leg po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Mas maganda po kung nakahiga ito eh. Kasi yung lower back, feel na feel nyo po. Pag sa bahay, gawin nyo po ito. Or sa wall. Kahiga daw po sa table. Okay, so we're done with the stretching. Tapos, punta na po tayo sa mga small muscles natin. Ang small muscles naman po nasa mukha. Kailangan po natin i-stretch yan later kasi kakanta kayo para hindi mabigla. Okay po? So, unahin po natin yung yawning. Yawning. Para kayong inaantok. Hiccup. Sa Tagalog. Yawning. Also known as opening the throat. Kasi pag nag-yawn ka, lumulubog yung throat mo eh. It will ease and relax your face and neck muscles. Sige po, everybody. Mga five yon po. Ready? Go. Wala po matutulog. Okay. Ayan, mga lima po pwede na po yun. And then jaw stretch. Yung jaw po, ibaba nyo po. No? This stretch will supplement the yawn stretch, warming up and relaxing the same muscles. Move the bottom of your jaw up and down and side to side. Sige po. As if you're going to bite a big apple. Ah! Ah! Side to side. Yung iba naglalak. Yeah, ako din.
tunog. Okay? Gawin niyo po ito everyday, ha? Mas maganda po. Or kaya Saturday. Kasi the following day is your church po. So, kakanta kayo maghapon doon. And then number 3, pucker up. Your lips play a significant role towards your singing. Alam niyo po ba na sa mouth natin ay may 25 muscles, 3 muscle groups, 3 muscle groups. Ang daming ano dito, ang daming muscles na kailangan nating i-stretch. So, pucker up, inuuso niyo po siya ganyan, parang kikis. Oh, yan. And then stay for 8 seconds. Nakanguso lang. Nakakatawa tingnan, pero it will help us. Then, paulit-ulit lang po, mga 5 times. Okay. Ayan, nagigising yung mga muscle natin. And then, silly smile. Smile po tayo, hold your lips. Shut, then try slowly raising the corners of your mouth as much as possible. Ito po, ang ini-stretch natin dyan yung corner ng lips natin. Smile po tayo. Pero slowly ha. We look very silly, pero it will help. One more. Okay, and then eyebrow lift. Taas po natin yung ating mga eyebrows. Look up. I mean, kung sumasama kasi yung mata, okay lang naman. Pero later, meron tayo talaga sa mata. Ayan, mga 5 times po. 5 to 8 times. Para ma-relax po yung ating upper portion po ng mata natin. And then last, eye roll. Yan, eye roll po. Ito, binibigay din to sa may mga vertigo, narinig ko to, itong exercise na to, pero this is good. So, tingin lang po sa taas, tingin sa baba, up, down, side to side, and then eye roll. Sige po, eye roll. Yan, ako tuntua ang ating mga small muscles kasi nasa stretch natin sila today. Okay, ayun. So, pwede pong igalaw-galaw. Next time naman, tuturuan ko kayo paano i-massage naman yung mga muscles dyan sa face. So, ito muna tayo today. Okay? So, go to the vocal warm-up exercises. Pag ready na po, ganito po ha, wag na wag po kayong sasabak agad sa kanta. Pag Sunday, what time po yung inyong services? 10. Oh, hindi naman siya ganun kaaga. Kami nga, 7 o'clock ang aming service. So, dapat po, before you rehearse, nakapag-stretching na kayo ng muscles nyo para ready siya. Kaya nagtataka kayo minsan, ba't hindi kumahit? Bakit masakit? Ba't may ganito? Kasi nga po, hindi po properly stretch. Hindi properly warmed up. And then, pag ready na po yung mga muscles nyo, saka pa lang po kayo mag-vocal exercises. Tandaan nyo po yun. Akala nyo po ba, vocal exercise agad? Hindi po. I-stretch nyo muna yung mga muscles nyo. Okay, number 1. This is my favorite. Ang lip roll. Or sometimes, sinatawag nila yung lip bubbles or lip trill. No? This is an excellent way to warm up all areas of your range. Ang kagandahan po nitong lip roll, ini-stretch niya yung boses nyo. Halimbawa, ang boses po ay nandito lang siya, isang octave lang. Tapos konti dito, pupunta sa second. Pero pag lagi kang nagli-lip roll, alam nyo kahit halimbawa nagda-drive kayo, lip roll ka. Halimbawa naliligo ka, mag-lip roll ka. It will really help you talagang stretch the range of your voice. Ayan, so the idea is to blow through your lips, causing them to vibrate rapidly. Take a deep breath, then blow out between your lips. Think of a song that you love to sing. Ito, sinishare ko to kasi, tandaan nyo ha, pag alam nyo magsispecial number kayo, kantahin nyo yung kanta in a lip roll way. Halimbawa, Goodness of God. Kantahin nyo ng isang buo na nagli-lip roll. And then, manonotice nyo, pag kinanta nyo na siya,
may words ka na, may syllabus na, ay, ang luwag. Ang luwag. Pansinin nyo yan. Okay? So, pwede nyo itong i-apply. So, how are you going to do this? Inhale ka muna and then blow your lips. Huwag na huwag ka maglilito na lang, hindi ka humihinga ng tama. So again, eto na naman tayo sa breathing. Si diaphragm, huwag kakalimutan. Ilolobo ang tiyan. And then, i-blow ang lips. Produce the sound of the brrrr. B-R-R-R-R. Yan. Okay? If you do this vocal warm-up exercise a few times, singing your favorite song with a brrrr sound, and then go back to singing the song with words, you will notice something amazing. Everything feels easy. The higher notes are much easier to hit. Your tone is sweeter. Sige, subukan nga natin. Mag-lip trill tayo. So, sige po, ano muna kayo? I-try nyo muna mag-lip trill. Ready? Pwede nyo pong, pwede naman pong hindi hawakan, pero kung gusto nyo pong hawakan yung mukha nyo dito, i-raise nyo lang ng konti yung pong lower part ng cheeks nyo, and then breathe. And then blow. Sige po, come on. Good. Good, one more time. Ready? Breathe. And then blow. Okay, ngayon po lagyan natin ng tono. Galing muna sa baba. Aakyat. Ready? Go. Go and blow. So going on. Oh no, para mga earthquake. Okay, ngayon naman po, pag nasa taas na kayo, pababa naman po. Ready? Breathe. Go. Ayan. Sino po yung hindi makapag-lip trill? Taas ang kamay. Si sister. Who else? Yun. Meron po talagang ilan na medyo hirap. Okay? Pero i-practice nyo po, namuputol-putol. Sa start lang po yan. Meron namang iba ang dali sa kanila. So, i-aano nyo po, i-develop nyo po yan. Hindi po pwede hindi po pwede nata-traffic yung motor. Dapat po, diretso. Isa pa po. Ready? Okay, everybody. Ready? Go. Breathe. Tumatagal, aba, mas magaling pa dun sa mga hindi hirap. So, tingnan po natin. Okay, ngayon lagyan po natin ng nota. Lagyan po natin ng nota. So, try po natin ang... Okay, ako ano po? Pero, lip trill. Ready? Go! One more time. Ready? Akit po tayo, ha? Ready? Go! Thank you.
Ano po yata yung tiklado nito? Tumutunog pa rin kayo. Okay, thank you. So, lip trill po yan, ha? That's the first warm-up exercise. Now, yung humming. Yung humming naman po, mas maganda po ito eh. Maganda rin to, katulad ng lip trill. Ngayon, ang humming po, pwedeng nagising lang kayo, no? Nagising kayo sa umaga, medyo tinatamad ka pang bumangon. Pwede ka mag-humming. Ang humming po, by the way, naka-open po yung teeth nyo, pero naka-close yung mouth. Sige nga po, try natin. Then you have to feel it on your mask, on your face. And then tongue trills. Baka naman yung hirap sa lip trill, kaya mag-tongue trills. Rrrr. Ayun naman po, hindi naka-close yung, hindi siya naka, kundi naka-open. Rrrr. Sige nga po, try nyo po. Rrrr. So, kumusta po yung mga hirap sa lip trill? Kaya nyo po ba mag-tongue trills? This is another option. Kaya, sis? Ayan. So, kung hirap kang mag-lip trill, mag-tongue trills ka. Pwede yon. Okay po? And then, yung scale singing, ito naman yung dadaanan mo lahat ng nota. Maganda po ito. Train your voice and ears to each note of the scale. Make sure tonality better. Tonality yung pitch nyo po. No? Ini-improve niya yung pitch. So, a scale consists of a notes. Okay, so the eighth note is the repetition of the first note. Ito naman po yung mga... Sige nga po, pakisabi po. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. One more time. Ready? Tuwing kakanta po kayo, hihinga po ha. Baka po may makalimutan huminga. Ready? Go. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Rounder po. Hindi do, re, mi, fa, sol. Bili na kaya, murang-mura. So, lagi pong naka-project pabilog yung tunog nyo po. Okay? So, do, re, mi. Lagi naka-project na bilog. Ready? And go. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. And going down. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Okay, one more time. Ready? Going up and down. Ready? Go. Do, re, mi, fa, scale pa tayo na. So, li. Pakisabi nga po, li. 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 So, li. So, 1, 2, 3, 2, 1. Parang do, re, mi, re, do. But instead of saying do, re, mi, re, do, you say li. At para saan naman itong itong particular vocal exercises na to, li, pang-project po yung pampatapon ng boses. Maganda po ito dun sa mga medyo mahihina ang boses. Last time, may namita ko dito na sabi niya, ang problem daw niya, yung mahina ang boses niya. Sinasabi, ang hina mo, lakasan mo. So, itong exercise na to, maganda to. So, li, yung li na yan po, hindi yan li, li, hindi po. Kailangan bilog pa rin. Li. And ipoproject nyo po yung E vowel. Ang pinakamahirap po na vowel. What are the vowels again? A, E, I, O, U. Right? Yung E, yung A, hindi mo yung sasabihin ng A. Lahat kasi ng mga kanta, listen ko.
ang mga songs po na kinakanta natin, whether English or Tagalog or whatever language, you have to focus on the vowels. Okay? So kanina, all my life. Anong vowel doon sa all? Anong vowel yon? A. Oh. A. A. A ang spelling. Pero pakinggan mo, all. So, all. All. Hindi mo yung kakantahin ng all my life. Hindi naman ganon, di po ba? So, all my. Yung my, anong vowel po? All my. Ayan eh. Pero, kakantahin mo siyang bilog pa rin. All my. My. Hindi my. All my. Hindi ganon. All my life. What is the vowel of life? A pa rin. So, focus on the vowel. So, all my life you. Anong vowel yon? You. All my life you. Ano pong vowel? You. U. Di ko ba u? So all my life you. Hindi naman yan. All my life you. Hindi you. So lalambutan mo, ibibilog mo. All my life you have. Ano yung have? Ana naman. Maraming a talaga. Kung papansin ninyo, mapatagalog, mapa-English, lalo na Tagalog. Ang daming a. All my life you have been. Anong been? Been. All my life you have been. Been ba yan? Ano? Hindi yan e. Hindi naman, all my life you have been. Para tayong mga ano dito, mga galing bundok. All my life you have been. Lalambutan mo yung been. Hindi been. Pag sinabi mo, I worship you. Hindi naman, di ba? I worship. Binibilog mo at binabali mo. Hindi matigas. Kasi hindi magandang pakinggan. All my, hindi magandang pakinggan yung I worship you. Diba? Pero manaririnig tayo doon yung matatanda. Sorry, no offense man sa matatanda. Pero kung marunong ka, kahit matanda ka na, pero alam mo ang technique, hindi mo gagawin yon. Pero sa church po, ako nakakarinig, syempre mga attendees, ano ba naman malay nila? Pero kayo, expected sa inyo yon. Kasi ang ministry nyo is music. Ngayon, kung maririnig sa inyo yon, ay malaking problema yon kung kayo ang gumagawa nun. So, all my life you have been faith. Ano yung faith? Faith. Na naman. Faith, hindi naman fatful. Hindi naman, kasi A nga yun, may A. Pero, papakinggan mo, faith. Siya, faithful. Yung fall, ano? Faithful. So, idadisect nyo po yan. Idadisect nyo, hindi ka tira ng tira. Idadisect mo yung kinakanta mo kung tama ang vowels mo. Now, going back to the Lee. Ito pong Lee na to, na exercise, ay pampatapo ng boses. And I want you to project, pag e-vowel po, ipoproject mo siya sa heart palate mo. Anong heart palate? Ito po yung ngala-ngala. Ayan po. So, i-project niya po siya, and then to, dito po siya lalabas. Kasi yung A, ang projection po niyan, A. Pero yung E, mahirap po yon. So, E, Li, Li, ipopoint po yung lips mo a little bit, Li, pero ang projection mo sa heart palate. So, Li, hindi may sasabihin na Li, 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 ito na, kumakalat na siya, Li. Kaya, pag kumakanta kayo, minsan sasabihin nyo, but parang may something wrong sa tunog. Masyadong buka ka, horizontal. So, gawin nyo po siya, ang aim nyo po, gawin yung vertical. So, li, hindi li, li. Can you say that? Li. Again, li. Project nyo po sa heart palette. Go. Oh, see? Ang buo ng tunog nyo po. So, sabihin nyo nga po, li. Ready? Go. Li. Natural lang, sabi nyo, Lee. Huwag yung lagyan ng technique. Ready? Go. Lee. Yung plain lang po. Horizontal. Hindi vertical ha. Yung mali po muna, gawin natin para makita nyo yung difference. Ready? Go. Lee. Kalat. Kumakalat-kalat. Ang aim po natin, vertical. Sige po, lagyan nyo ng technique. Bilog. Bilog po ha. Ready? Go. One more time.
pakinggan? The first or the second? Yung second po. Okay? So lalo na po pag grupo kayo, pag grupo ganun po dapat 'to ng jump rounder. Okay, sige po ha. Try natin po. 1 2 3 papalakas. Ang tendency po ng iba, pag tumataas na ako, nag-withhold na. Pupunta na sa likod ng throat. Ay, natatakot na ako lumiliit. Which is wrong. Tandaan niyo po, pagpapataas po ang nota, papalaki at papalakas. Apply po natin, ha? Ready? 1, 2, 3, go! The technique. Ang technique po niyan, bilog, ipoproject niyo po sa heart palate yung hindi yung li, nakakalat dito, li, li. And then, pagpapalaki po, ay pagpapataas, papalaki po dapat yung tunog. Okay po? And then, gusto ko po sanang malaman yung mga boses nila, brother. Alam niyo na po ba yung boses niyo? Kung soprano po kayo, alto, tenor, bass, alam na po? Ay, sino po yung nakakaalam na soprano siya? Taas po ang kamay. Soprano? Pwede po bang ang soprano mag-sit together? Pwede po ba? Sit together ang soprano, sit together ang alto. At sit together, since konti lang ang voice, magsama-sama po ang voice. Soprano. Sige po. Siguro doon po ang alto, dito po ang soprano. Soprano. Kayo po. Set player, yung mga bata dito, hindi na nila alam yan. Hindi na nila inabot, no? Magkaka-age yata ka, Mr. Maggie, Brother Ramil. Okay. So, habang naglilinis ako, ano lang, nagpe-play lang yung ano, cassette player, tapos ginagawang ko siya ng ibang tono. Na-excite ako kasi sabi ko, pwede yun, pwede pala ganun. Hanggang na-develop po yung tenga ko. So, ang gawin niyo po, ganun. Magbukas lang kayo ng mga tuloy-tuloy lang po. Kahit anong ginagawa niya sa office or whatever. Tapos, gawa niyo po siya ng sariling nota niyo. Sariling nota. Kasi pag narinig niyo na yung chords, katulad po niyan.
corn, halimbawa, do, mi, sol. Ayan po yung technical. Ituturo ko po yan next meeting. Paano mo makukuha ang soprano? Paano mo makukuha ang alto? Paano mo makukuha ang tenor? Ang bass? So, i-explain ko po yan next meeting. Ngayon po, tines ko lang po kayo kung nakakatenga. Congratulations! Talagang hinasa na ng panahon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Nilagay niya tayo. Alam niyo, ang daming tao natutulang gumaling lang sa music dahil binigyan ng pagkakataon sa ministry. Nakakalungkot yung iba na natuto sa ministry tapos lumabas, nag-abroad, ginamit yung talento na natutunan niya sa ministry. Sorry for the term, nawala ng utang ng loob. Matapos turuan ng ministry, pagkatapos matuto sa ministry, gagamitin niya yung talent na natutunan niya sa labas. Yun po yung pinaka nakakalungkot doon. Kasi kaya inalaw ng Lord na matuto tayo sa ministry para magamit natin sa ministry. Amen? Kaya ito pong lahat na natututunan natin na to, gamitin po natin sa ministry. Okay po? Siguro, mga side dish. Side dish pong tinatawag. Yan yung mga, yakakanda tayo sa labas, magtuturo tayo. Pero ako po, kung saan na puro ka na, ako nakakarating. Pero pag Sunday, I'll see to it na wala po akong ibang ginagawa kundi nasa church. Nagsaserve. Walang lalagpas na linggo na hindi ko gagawin yung panata ko sa Diyos na maglilingkod ako. Kasi binigay na nga niya sa akin yung 6 days eh. May trabaho na nga ako. Ba't doon nagagawa ako? Sa Panginoon pa kaya, isang araw lang yung hinihingi niya. So, let's see to it po na pag Sunday, nagsiserve po talaga tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po, any question? May tanong po ba? Baka hindi kayo makatulog? O, Sister Sel? Ano yung pagka po yung nag-breathing, sumasakit yung dito? Normal po ba yun? Ah, saan po sa lower back? I-try nyo po yung stretching natin. So, opo. Pero syempre maganda rin po. Ano po yung gana na po katagal yan? Yung sumasa? Noon lang pong nag-inakot. Parang kasalanan po ito. Kasi dati yung inakot, ano ba nabagin okay. Pero ganito po yun ha, ibig sabihin po may reaction yung muscle kasi hindi siya nagagamit eh. Matagal na eh, sabi ni Sir Cell, papasok daw siya huminga, which is wrong. Eh ngayon ginagawa na niyang tama, so may reaction. Ibig sabihin po nun yung muscle natulog, nagigising. Kahit naman pag pumunta ka sa gym, diba ang sakit ng katawan mo pagkalabas mo kasi hindi mo naman siya usual ginagawa. So sa start lang po yan, mawawala din po yan. Tapos yung po halimbawa nag-hit kayo ng high notes para ka nahihilo, normal lang po yun. Normal lang po yun. Pero yung nahihilo at umiikot, iba na yun ha, vertigo na po yun pag umiikot. Iba na yun. Pero yung konting hilo lang, effect lang po yun. Kasi nga po, hindi naman yung normally ginagawa. Pero, excuse me, pero yung sakit ng throat, ibig sabihin pag sumakit po yan, may mali kang ginawa. May mali kang practice. Kasi dapat wala pong sakit sa throat. Opo. Pwede kang mapaos, pwede kang yung parang, yung ganun. Pero yung pain, pag may pain na huwag niyo pong ipilit, yung iba umiinom pa ng turmeric, pag may pain na, again, maganda po ang turmeric, pero wag po pag may pain na. Kasi lalo niyang gagasgasin yung lalamunan niyo. Inom ka ng turmeric, maganda yun, mga tea. Inom kayo, maganda ang green tea sa boses. At ano yun, yung, ano pa pangalan ng isa? Opo, okay din yung sa labat, pero huwag pag may pain na. Kasi ibig sabihin may sugat na yon. Kakaskasin niya lalo. Yung iba kasi ganun, ay, masakit na lamuna ko, inom siya ng sa labat. Eh, di lalong sumakit. Opo, paypakwa, okay din po yung paypakwa. So, okay yung mga iniinom pag walang pain. Pero pag may pain, iwasan nyo na po, water na marami po ang inumin nyo. Tapos maraming tulog, yun po ang makakagaling doon. Opo. May question pa po? May question pa po? Okay na po tayo. Pag may question po kayo, tanong po kayo doon sa ating GC. Sa Sir Weng, ano na, okay lang po. Pag naman po maluwag ako, pwede ko naman pong sagutin. Parang doktor lang doon. Yun po. Huwag po kayo mahihiyang mag-ask ng question. Ano po?
Huwag marayang magtanong. Tama. Maganda yung question niya. Anong mas madaling turuan? Wala sa tempo o wala sa tono? O sige, kayo nga sumagot. Wala sa tono. Yes. Kasi yung tempo, tuturuan mo lang. Siyempre, hindi ganun ka, ano, lalo na kung out of it. Kaya yung iba, pagkagan, iba, merong mga steps na, alam mo ganyan, 1, 2. Yung iba talaga, 1. Doon pa lang. Talagang ang layo ng mga tempo, may ganon. Pero, tsatsagain mo yun. O, sabayan mo. Sabayan nyo. Tapos, tapi. O, para ma-feel niya yung beat. Opo. Kasi meron talaga, hindi naman tayo pare-pareho. So, kung may binigay si Lord sa inyo sa ganyang ministry, gabayan nyo po. At pagtsagaan. Si Lord na matsaga sa atin eh. Tayo pa kaya. Sabi na, ano ba yan? Hindi ka pwede dito. Kasi hindi, wag po ganon. Kasi paano kung punong-puno siya ng passionate siya mag-serve? Kaya lang, buong naman yung katulad ng estudyante ko na walang paalam-alam sa mundo, ano, layo-layo ng tono niya. So, syempre po, pakiringgan nyo kung konti lang naman yung aayusin, eto yung pagtsagaan nyo po. Pero kung talagang sobra, layo po. Sis, baka pwede ka po sa ushering, ganyan. Sa prayer. Po, sa prayer po, sis, kailangan po nila. Sa prayer ministry, you're very much welcome. Sige, may question pa po? Meron po tayo ginasang about yung timing. Meron po? Timing. Sa timing. Pwede naman. Actually, si Brother Ramil nga nag-request ng yung sa rhythm. Kasi doon yung papasok yung timing sa rhythm. Well, hopefully siguro po, kasi kailangan din po yun. Actually, ang dami ko pong gustong ituro sa inyo, like magpasa ng nota, yung mga ganun. God willing, dynamics, yan, paano po yung dynamics, yung kailan ka hihina, kailan ka lalakas, kailan ka, ay, importante din po, yung mga elements of music yun eh. Yung timing sa rhythm yon. So, rhythm is one of the elements of music. Yung dynamics, one of the elements of music. Dynamics is considered expressive elements of music. So, doon po mapasok yung expression. Eh, sa pagkanta, kahit magaling ka, wala kang expression, patay ka, stiff, hindi rin maganda. So, dapat merong kang emosyon, passionate ka. Po, meron pa po ang tanong? Okay po. Sige, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, for the guidance na binigay ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid ko na naririto. Thank you, Lord, for the fire na nakikita ko po sa kanila to serve you, Lord, to learn more, to be excellent, Panginoon, in serving you because we are serving a big God, a great and mighty God. Excellent God, Panginoon, na karapat dapat tumanggap ng mataas, ng maganda, mahusay, pinakamagandang papuri, Panginoon, ng kanyang mga lingkod. Salamat po sa hapong ito. Pagpalain niyo ang aking mga kapatid na umattend. Father God, salamat sa provision, sa pagdadala sa kanila dito safely. And wala po kaming sakit, wala kaming karamdaman sa mga oras na ito. Salamat, biyaya niyo pong lahat ito, Panginoon, na inalaw niyo po kami na maka-attend. Thank you, Father God, Lord. I pray na kayo po ang patuloy na mag-meet ng kaling pangangailangan, Panginoon. Every need, Lord, that they have right now, Father, I pray that you meet them personally, O God. Panginoon, yung desire na nakikita mo po sa kanila, grant their desires, O Lord, in Jesus' name. Gusto nilang matuto, Panginoon, at di ito lingit sa'yo, nakikita niyo po ito. At kung may matutuwa dito, kayo po yung unang-unang natutuwa kapag nakikita ninyo mga lingkod ninyo na gustong-gustong matuto pa para magamit po nila sa inyong ubasan, sa inyong kingdom. Lord, salamat po. Lord, multiply the talents that they have, Lord, in Jesus' name. Salamat po sa mga boses na meron po sila. Panginoon, hayaan yung pagyamanin nyo, Panginoon. Enhance and reach, Lord God, these talents, Lord, na meron po sila, Panginoon. Salamat po. Pagpalain nyo po ang CCF. Father God, ang church na ito, Panginoon, maging ang, particularly ang CCF Feliz, Panginoon, na kung saan ay pinagpapala po ang inyong mga anak sa lugar na ito. Salamat po. We entrust to you the remaining hours of the day. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. God bless you. Amen.